dahil pinaalis na siya nung yung totoong may-ari ng club. Dahil nga tumalbog yung mga binayad na cheque. Alam niyo ginawa? Nagmakaawa. Nag-iiyak. Nagdrama. O di, nataranta yung idol ninyo kung paano niya gagawin na mabayaran. Kung hindi, di, kukunin uli yung club. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa! Yung mga patambay-tambay niya ng mga hotel, yung mga foreigner ang target niya, yung mga bumibisita dito na mga foreigner para mag-vacation lang, okay, may mga business meeting, ganyan ang target niya. Ito na ngayon, may nakilalang Italiano, magaling nga magsalita, talent yun ang idol ninyo. Dahil magaling magsalita. Yung Italian national na nagtatrabaho sa Singaporean industrial company, biro mo na budol niya rin. Sabi niya, tumakbo ko ng senador. Ako'y Marcos. Alam niyo kasi, pag Marcos, di ba? Iba yan, pag Marcos. Gamit-gamit yung pangalang Marcos. Ngayon, di naniwala naman yung ano, dahil ang daming props . Biruin mo ba naman, iharap ang anak ng mga bilyar. Wow! Ang galing niya, no? Ganun, kalupit. Alam niyo kung ano yung inarap na anak ng bilyar? O, yung mga meron lang dun sa may casino. Nagrenta ng ano, ng mga suit, Amerikana. Para ipasuot, para nga naman magmukhang wow, di ba? Wow! Ayun, ang idol naman ninyo, nagrenta doon sa casino ng room, tapos pinakilala kung sino-sino, anak ni ganito, anak ni ganyan. Siyempre, paniwala naman, pero may mayor na pinakita na sinabing marami siyang project doon. Siyempre, maniniwala na yung foreigner noon. Di ba? Magaling nga, ang galing gumawa ng props. Tapos, ang dami pa pang mga tao na nagpapatunay na anak daw sila ni ganyan, anak sa ganyan. Nag-meeting sila. Naniwala yung Italiano. Nagbigay na naman ng pera. Ang galing. Bigay na naman Italiano ng pera. Meron na naman pera yung mga amoyo niya. Ito, pera. Sugal. Ganun, pero yung pati Camellia Homes, hinari nila, kasi sila na yung gumagawa doon. Contractor daw sila doon, ganun. Ganun ang ginawa niya. Alam niyo na magaling gumamit ng props yung idol niyo. Pero inyo, paniwala yung Italiano. Hindi lang yun, ha? Bibigyan pa siya ng visa papunta ng Italy, yung idol ninyo. Kaya excited doon dahil makakapag-travel pa. May libre pa travel pa. Ngayon, kung saan sinasama yung idol, yung Italiano para maniwala doon sa kakilalang geomologist para ipakita yung molybdenum. Hindi ko alam kung ano yun. Molybdenum na yun. Search nyo na lang sa internet kung ano yan. Hindi lang yun. Dinala pa sa Cagayan. Habang papunta sila ron, may atrasyas doon sa mayor. Ito na yung sagot para makabayad ako sa'yo. Siyempre, yung mayor, makakabayad na, diba? Sabi niya, basta umoo ka lang ng umoo, pero sa salitang Ilocano. Basta, mayor, ang aming ibaga, kahit when kalatangawin. Top, no? Makabayad akti utang ko kengkal. Beses, nadali niya yung mayor. Awa ng Diyos. Natapos yung deal, ha? Nga. Wala pa rin. Hindi pa rin nabayaran yung mayor. Ginawa pang sinungaling. Ang lupit talaga na ganyan doon. Ito na, sister. Dahil tuwan-tuwa naman yung Italiano, bumalik ng Singapore dahil doon naka-base. Nagyabang siya doon. Meron akong project. Nakilala ko yung ganito. Si anak ni Senador. Anak ni Marcos, matindi. Big time na siya doon. Nung makita ng mga taga doon, search mo, peke yan. Putol. Ganon.
Buti na lang, may nagsabi sa Italiano na peke, hindi yan yun. Ha? Oh, ganon, ganon katindi. Walang pipiliin. Alam niyo ba na nag-check-in yung idol ninyo na ng ibang credit card ang nagmamayari? Ginagamit yung ibang credit card na nabubudol niya. Pahiram ng credit card gagamitin pag-check-in sa hotel. Ganyan. O, para magpasikat, para magpa-impress sa mga investor na mga foreigner. Ganon. Ngayon, ugali niya na yung, alam niyo yung mga picture na pinapakita sa mga dinding ng mga nakakabit. Sa mga hotel, sa mga condo, sa mga opisina. Ganyan, no? At aangkinin niya na pagmamay-ari niya na hindi yung buong buong floor kundi buong building na yung aangkinin niya. Nasasabihin niya na sa mami ko to kay Doña Remedios ito. Biglang naging Doña yung nanay. Ang ginagawa niya ganito, no? Yung mga taong nandiyan sa hotel, ipagtanong din ninyo yung mga nandiyan sa loob ng hotel, mga staff. Binibigyan niya yan ng suhol. Hindi natip eh. Suhol na yun. Biruin mo, gagawin mo. Papalitan mo yung mga frame na nakakapit sa hotel. Lalo na dun sa kwarto niya. Sa lobby, mayroon siyang picture. Papalitan. Pag dumating yung investor niya. Siyempre, sinong hindi maniniwala? Investor. Kapag nakikita, sa kanya nga ito eh. May nakakapit ng mga picture. Okay, tanong pati yung mga manager ng mga hotel na ganyan. Pera-pera. Alam nyo yung mga iba kasing mga dyan sa hotel. Hindi ko naman nilalaan. Basta maabutan sila. Okay lang yun, ha? Okay lang yung ganun na pakilagay dyan yung picture ko. Okay, lalagay lang naman yun. Hindi naman nila alam kung ano yung discount ng idol ninyo. Kaya siguro okay lang. Di ba? Lahat, pati yung mga housekeeper sa hotel, di ba? Bellboy, lahat yan. Lahat yan. Ha? Merong suhol yan. Dun niya nagagawa yung pang bubudol niya. Habang ganun ang drama nila sa hotel na nandun yung malaking picture niya. Ha? Lagi yung sinasabi niya na bata pa lang ako, 17 years old pa lang ako. Inappoint na ako na junior finance officer ng kumpanya. Alam niyo ba na nagagawa pa niyang magpa-party-party sa mga hotel? Alam niyo kung paano ginagawa? Dahil nga nasusuhulan niya yung ibang mga staff dyan sa mga hotel. Hindi niya alam na may mga matitinong tao pa rin. Saludo tayo doon sa mga ganun na mga matitino na manager. Tulad ng isang manager na to na habang nagpa-party-party sila, biglang naningil itong manager kay idol ninyo. Ang sabi, Mr. Marcos, kailangan yung bayaran tong bill ninyo. Nagyabang pa rin. Bakit mo ako sisingilin ako may-ari nito? Hindi umubra. Namutla si Kulaong. Namutla. No choice siya. Ginamit yung credit card na naman ng isang doktora. Huwag na natin banggitin kung sino ang doktora ang nagmamay-ari ng credit card na yan. Alam naman nila yan. dahil doon, syempre, wala na siyang magagawa kundi magbayad. Alam nyo ba na nagkaroon ng club yan? Ng instant? Alam nyo kung paano? Kakapunta niya ng club. Nakilala niya yung nagmamanage ng club dyan sa may bandang Pasay. Kilalang politiko yung apelyido na namamahalan ng mga club dyan. IN ang official na letter ng club. Yun. Nung naipakilala, magaling, nag-isip ulit kung paano mabubudol yung may-ari ng club. Ang galing. Alam niyo kung paano ginawa. Nung nabalitaan na gusto ng ibenta yung club ng may-ari, dali-daling nagpa-book, tumawag sa kakilalang agency, pa-book mo ako back and forth.
punta na ang Macau. Ganun kalakas ang loob ng idol ninyo. Pagdating doon, usap, di ginamitan na naman ng abra, katabra, etc. etc. Yun, nadali. Yung in-check, inisyuhan ng check eh. Ha? 3 million. Yan, 3 million. Dali-daling umuwi yung idol ninyo. Pagdating na pagdating, ha? Dali na yung ano, club. Kanya na daw yun at bayad niya na. Dinagtaka yung mga tao doon at biglang iba na may-ari. Wala naman din silang magagawa. Diba? Yun, nag-umpisa na yun doon. At isa pa, kung sino pa yung nagpakilala sa kanya doon sa Chinese na namamahala ng club. Yun. Awa ng Diyos din, pinalayas. Inari na yung club. Pinalayas pa yung tao kung sino yung nagpakilala sa kanya doon sa may-ari ng club. Ganun katindi yung idol ninyo. Dinipositan yung cheque ulit. May mga nadidepositan, yung mga nai-issuean ng cheque niya, magagaling kasi. Magagaling din. Pag-deposito ng mga cheque, awa ng Diyos, talbog. Pag talbog ng mga cheque, pinapaalis ngayon yung idol niyo. Siyempre, alam na magano lang yon. Alam na ginawa, nagmakaawa, nag-iiyak, nagdadrama. Diba? Nasa NDI nagdadrama, nag-iiyak. Diba? Yung secretary niya, bumabasa ng liham, nag-iiyak. Yung isang vlogger, nag-iiyak din. Style nyo yan. Manang-mana kayo. Manang-mana kayo ng style. Papaawa kayo. So, saan pa katuwid? Ganun ang ginawa ng idol nyo. Nagmakaawa. Isang buwan. Di, nataranta yung idol ninyo kung paano niya gagawin na mabayaran. Kung hindi, kukunin uli yung club. Nag-isip siya ng paraan. Paano ko ba ito gagawin? Dahil sa kanya na nga naman, ina-assume niya kanya na yun, nainganyo niya yung kalaro niya sa pagsusugal. Alam niya kung paano? Inoper niya yung 50% na ownership. Alam niya kung magkano? 5 million. Biruin mo, 3 million lang ang kailangan. Pero nai-offer niya yung 50%. Nung naibenta niya, binayaran niya yung may-ari na incheck ng 3 million, kumita pa ng 2 million. At kasali pa siya ngayon sa pag nagmamay-ari ng club. Ang galing, di ba? Ganon katalino yung idol ninyo. Nainganyo niya si, tawagin na lang natin siya na Big M. Na, si Big M na US National. Walang kaalam-alam yung dalawang nainganyo niyang investor na kasama si Big M na kahit singkong duling, walang nilabas ng idol ninyo. Sa makatawid, natuloy at naumpisahan nga mag-operate ng bagong club. Pinalitan na rin nila yung pangalan ng FT. Yan. Huwag na natin banggitin kung ano yung ano. Basta FT siya. Parang fairy tale. Parang ganon, ha? Pero huwag natin banggitin. Nung nabuksan na yung club, doon na rin nag-umpisa, ha? Na tawaging Frankenstein. Biglang naging Frankenstein yung pangalan ng idol ninyo. Yun na yung start kung bakit may tumatawag sa kanyang Frankenstein. Kinikwento lang natin, ha? Para lang tayo ay matuto. Para tayo ay may kapupulutan ng aral. Ganon. Our beloved, boss Mike, boss Mike, Severa!